Salve Maria, Mamma, Spirito Santo. Amen. Sovrani o Mamma, fammi nome. Ad sua ili. Oggi sia nati nella Mamma, sarà nella Mamma cura. In la Mamma, siamo capaci di Dio, a sé non lo manco di Dio. Nello quale non cassa, sei sicuro, se ne dà, se lo va. Ma siamo per cura, e hai sino a Santo, sa famano, Maria Maria. Se la Mamma, Kawan tayo ng mga kanyarihan, Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan at pagkabayan mo tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan ka. Panginoon, kawaan ka. Kristo, kawaan ka. Kristo, kawaan ka. Panginoon, kawaan ka. Panginoon, kawaan ka. Ang magandang mga kanyarihan, ang langit at lupa ay pinamahalaan. Dinggin mo ang pagloob ng iyong sambayanan sa pagkakalooban ng kaninang kapayapaan araw-araw. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Ang bawat kabilang saserdote pinili sa mga tao at ikinalakang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya ay maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging galki ng saserdote ay hindi maaaring kamtani naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ang kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi din yan sa ilang bahagi ng kasulatan. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Ayon sa pagkakaserdote ni Melchizedek. Noong si Jesus ay nabuhay dito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dinimig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Pagkamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang makalamunan na niyay ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas sa lahat ng sumusunod sa kanya. Minaparapat ng Diyos na siya ay gawin lakilang saserdote ayon sa pagkakaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon sa Hari ko'y Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupain iyong sakop at lahat ng
kaaway mo'y sakupin at paghahian, gayon ang tanyang utos. Sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahon, lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kababaan. Panginoon, may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin ka sa serdote na hindi na wawakasan. Ang nakalagipas.
Kinasangayunan lamang ito ang mga kapanahonan na inilalahat sa atin. Kaya yung image na nais na ibigay rito ay walang iba kundi yung kinakatawan ng imahe ng bagong anak, bagong sisindang pala. Bagong alam, bagong sisindan pala. Or else, parang masasayang. Masasayang ang alam, masasayang ang sisindan pala. Kasi, hindi kinagamit nila. At makita po natin, sa paglipas ng panahon, na may mga bagay na hindi namin kinamis na, pero ngayon ay nakita namin na umuwis mo or maaari naman ang bagay na meron. Kailangan, sabi ko natin, lingin sa ating karanasan, lingin sa ating kalinangan. Kasi hindi natin yung karanasan. Katulad na po halimbawa ng pangiliyo ng isang pangiliyo. Sabi na natin ay isang pangiliyo, wala silang pangiliyo ng isang pangiliyo. Kasi bakit? Hindi yun ang bahagi ng kanilang karanasan. Na may mga pangiliyo lang pala na pinahintulutan ng simbahan na tipikal lamang sa isang lugar. O sa uri ng tao. So kaya po, kinakailangan natin ng mas malapang na pagkaunawa na mabuksan ang ating kaisipan. Hindi po ba ako yan? Matagal na yan. Kailan? Sabi nga, kapag hindi natin alam, ay baka sabihin natin na bago lang yan. Maraming pa po ba kapag kung pinag-usapan natin, hindi lamang po sa larangan ng ating pananampalataya, kundi sa mga pagkinis na ginagalawan natin sa daigdig na ito. Mga makabagong bahagit na may iba't ibang mga pamamaraan sa ngayon sa damit na ipinamamanin po sa atin kung anong bagay yung pagkilos nito sapagkat maaaring hindi ng mga bagay na kasalayan natin. Tulad po limbawa na sa mga limbawa na limbawa niya yung kawali. Pero ngayon, nonstick, no? Pero yung nonstick, kapag hindi ka parang gumagawa, kapag kinuskos mo yan, masisira yan. Kasi, bagamat yun yung nonstick, kahit hindi mo na, hindi mag-i-stick yung niluluto mo, pero kapag pinamitan mo yan na brush, na magaspa, masisira yun. Pero sabi nga, yan, may sarili siyang pamamaraan ng paggamit. Kasi iba yung uri ng kanyang gamit. Hindi ito yung gamit na magbabago natin na yung nakasanayan natin na hindi non-stick. Kahit nakuskusin mo yan na anong pagkuskus ko dyan, okay lang. So, ganoon din po. Sa bahagi ng ating pananalig na kinakailangan na tayo ay hinahabol ng Diyos na ma-update din. Kinakailangan natin na patuloy na paglilinaw ng aming pananampalataya. Hindi ba rin sabihin natin na ito yung ginagawa namin noon? Mabutoy. Kung yan yung dating ginagawa niyo naman, ba't hindi may mga bagay na
Hinatumayon ang maaaring matuntun. Bagaman po yung ating pananampalataya, we're still the same. Yung ating mga pamantayan tungkol po sa ating doktrina. Pero may mga pagkilos at mga paraan na tawagin po natin ay expressions of faith. Na maaaring kapag hindi natin naintindihan ay baka maguguluhan tayo. Kaya kinakailangan din natin na i-update yung ating sarili. Katulad yung po ng sinabi ni Jesus, hindi mo lang magkaayon ngayon ng aking mga lagad. Bakit? Kasama nila ako eh. Pag-alas ko, saka sila magkaayon. Hindi na mo lang na mali yung pag-aayon. Hindi. Pero hindi mo na. Bakit kasama nila si Jesus? Na kung natusin, at sa dahilan ng pag-aayon, para po kasi sa mga Israelita, sa mga Pariseo, sa mga Eskriba, sa mga alagad ni Juan, bakit sila nag-aayon? Para mapatali ang pagdating ng mananako. Pinagdiyan na si Jesus, mananako. Kaya kung tayo ngayon, bilang mga Kristiyano, hindi na huwag ang dahilan din ang ating pag-aayon. Hindi na tayo nag-aayon ang para dumating yung mananako. Bakit? Dumating na yung mananako. Si Jesus yung mananako. Bakit kaya tayo yung nag-aayon? Iba na yung dahilan natin ang ating pag-aayon ngayon. Ano yung pag-aayon natin ngayon? Makikisa tayo sa paghihirap ng Jesus. Samahan natin si Jesus at ihali natin ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, yun yung dahilan natin na pakikiisa natin sa paghihirap na nanggulot ng kaligtasan sa sangkatauhan. Yun yung pamamaraan na nais natin gawin. Nanawari ay maturuan din tayo na mga pamamaraan upang lalo tayo mapalapit sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya, hinakailangan din natin i-update or else, sabi nga, we will be obsolete. Hinakailangan natin ang patuloy na updating sa ating pananaw. At ito ang ibalangin natin sa harapan ng buong pinapa. Sa patuloy natin panalangin, na nawa makita natin yung kahalagahan na at isang pamamaraan po niya, sabi ng papanaw tayo mag-update, maliban po sa mga humiliya, maliban po sa pagbabasa ng mga spiritual books, yung pumagbabasa ng mga buhay ng mga santo, malaki pong itutulong yung mga buhay ng mga santo. Hindi kaya po ay pakikinig namin ng radyo, right to veritas. Malaki rin po may tutulong noon. Yung po pagkatan nito ng inyong mga meeting, na kailangan din po na kung saan yung po yung punta hilang. At para din po sa mga namumunong, ay isa yun sa mga pagkilos. I-update. Ito ngayon yung sitwasyon natin. Ito yung maraming mga problema na hinaharap namin. Paano natin yung tutugunan niya? Kasi yun yung kahalagahan na pinapamali. No? Bagong sisintang pala, bagong alam. Thank you.
Dalangin kayo mga kapatid ng pamapag-aaral na tinagalugdan ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aaral sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya ang karangalan sa aking pakakinabangan at sa buong sa bayanan niyang banal. Ama namin, Dibigan, ipagalaw mong marapat na kahapin ang marang ng pag-aaral sa pagkatuloy ni pinagkiriwang ang alaala ng anak mo ng nag-alay na ng pagliligtas ng sitanan ay mangyari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawala ka. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Para sa Diyos ang iyong puso at ito na asa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang nagpapangyarihan. Tuloy niyo marapat na ikaw ay ang masalamat. So, makita niya sa Kristo na ang Panginoon, lubang na magbalag pa niya loob sa pagkagamanin ng tao sa sinukob. Kaya namuti niya ni siya ipangalang ng Bihan ng Bukod ng Pinagpala sa Bumaan na sa dami ng aming kamatay ng aming inama ng mga matay ng anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang inuhay upang kaugnay namin sa iyo ang magbukas. Kaya kayo sa mga angyan, sisiabot ng papuli sa iyo ng walang mumpay sa kalangitan. Kami nagtutunin sa iyo muli kanya ang pinasalamat at inyapot niya ang kaalis ng iyong mga lagad at sinabi, tanggapin mo mula ito at inyong ito ang kaalis ng aking dugo ng bago at wala ang gantipan ng aking dugo at ito buhos para sa iyo at para sa lahat. Sino magpapatawa ng mga kasalanan? Gawin mo ito sa pag-alaala sa akin. Ang mistero ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik
sa wakas ng kadahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ginagawa ng kailangan sa pagkidapay ng pinigay buhay at pagkakalos sa nakakalawang pagkaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami muna ang panatumulong sa harapan para makikipag sa iyo. Iyon sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng buhay ni Kristo. Ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang nalangang sa buong daigdig. Gusto sa'yo kami sa pag-ibig. Dahil sa ni Francis, ni Ventura, at ang tanang kapariyan. Alalahanan mo rin ang mga kapatid na nanahinglay ng ipag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumako. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalulagan. Tawaan mo rin na pati kami lahat ng masalo sa iyong buhay ng mga wakas. Kaya isa na mahama, Mary Maria, ang ilan ng Diyos. Isa na sa iyong kanyang esposo. Ng mga apostol, San Martin, at ang lahat ng kabanalan ng buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pag-upuri sa kalalaman ko. Sa pamagitan ng mga anak na aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pamagitan ng Kristo kasama sa aming lahat ng parangapapuri sa iyo, Diyos sa mga kapagyarihan, kasama ang Espiritu Santo, mga kasama ng Diyo. Amen. Upang tunay, hindi natin na ma-update ang mga bagay tungkol sa ating pananampalataya.